Subtraction ng dissimilar fraction ay halos parehas or parehas din ng proseso na ginawa natin sa addition. So, ang maiiba lang dito ay yung pagkuha natin o yung operation dahil ito nga ay subtraction. Kunin muna uli natin ang LCM. This time, ang kukunin natin ay 6 at 15. So, isa-isahin uli natin. We have 6, 12, 18, 24, 30, 36, and so on. Sa 15, we have 15, 30, 45. Okay, stop na tayo dito. Meron na akong nakita. So, yun ay 30. So, ang 30 ang common multiple ng 6 at 15. So, yun ang gagamitin nating denominator or common denominator ng ating fractions. So, pwede na tayo uling mag-add. Sorry, this time, ang operation natin ay subtraction. So, kunin muna uli natin ang numerator. So, 30 divided by 6 is 5 times 3 is 15. Then, next, 30 divided by 15, 2 times 4 is 8. Subtract natin ang numerator. So, 15 minus 8, 7. And then, copy the denominator. So, kung mapapansin, ang sagot natin ay naka-reduce na sa lowest term. So, ang magiging final answer natin ay 7 over 30. Okay. Dumako naman tayo sa pinakahuli nating example. Okay. Kunin uli natin ang LCM this time. Ang kukunin natin ay LCM ng 2 at ng 6. So, para sa 2, we have 2, 4, 6, 8, 10, and so on. 6, we have 6, 12. Pwede na tayong tumigil dito. Bakit? Kasi kung mapapansin, meron na tayong common multiple. So, yun ay walang iba kundi 6. So, 6 ngayon ang ating gagamitin na common denominator ng 1 half at 1 6. So, pwede na tayong mag-subtract uli. Pero bago yun, so, kunin muna natin ang numerator. So, ang numerator natin para sa unang fraction ay makukuha when we divide 6 by 2 and that is 3. 3 times 1 is 3. 6 divided by 6 is 1. Times 1 is 1. So, pwede na natin i-simplify ang fraction. So, we have 3 minus 1, 2, and then copy the common denominator. So, katulad ng mga nauna, so kung mapapansin, pwede pa nating i-lowest term ang ating sagot. So, ang GCF ng 2 at 6 ay walang iba kundi 2. So, 2 divided by 2 is 1, at 6 divided by 2 is 3. So, our final answer when we subtract 1 half or 1 6 to 1 half, is 1 over 3. Okay, so that's it for today, mga classmates.